What's up mga kabudak? So, nagbabalik na naman ang iyong tagapaglingkod na si Cousins TV. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe, like, and share, and comment, and don't forget to click the notification bell para updated ka sa aking mga video. And today's video, magtatanim tayo kasi naisipan ko na ibalik ko kaya yung dati kong buhay na mahilig ako magtanim. At mahilig ako magtanim ng mga halaman, especially yung mga hanging plants. So paborito yun ng nanay ko. Every time na pupunta kami ng Silang Cavite kasi yun yung probinsya namin, kumukuha talaga siya ng mga halaman para itanim sa bahay namin. And for today's video, kumuha ako ng buto ng strawberry. So itatry natin mga kabudak na magtanim ng strawberry dito sa Dubai. Kasi usually yung mga strawberry tumutubo lang siya sa malalamig na parte ng lugar. So ngayon, itatry natin siya. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. So mag-experiment tayo. At the same time, kapag nagtagumpay tayo, magtatanim tayo ng mga iba't ibang halaman. Yung usually na madalas natin kainin. Like ng kamatis, ng talong, yung mga sili. So magagamit natin yan guys sa mga pangangailangan natin. Kumbaga kapag gusto natin magluto, mahilig tayo magluto. So start na natin guys. So guys, meron akong isang maliit na cup. So binasa ko na siya ng tubig para medyo sticky yung texture niya. Ito po yung butong itatanim natin. Ito po yung mga buto ng strawberry. Sobrang liit ng buto niya, at the same time kasi nilagay ko siya sa tissue at dumikit na siya guys. Anyway, pag nabasa, once mabasa yan at may lagay natin sa ating lupa, ma-absorb na po yan. So ready na po natin siya itanim, tatanim na po natin siya. So gagawa lang po tayo ng maliit na butas. Okay, so basa yung lupa natin. And then, lalagay na po natin yung buto ng strawberry. Shoot lang natin siya. After that, mga kabudak, lagyan natin siya ng konting lupa. Guys, ito nga po palang lupa na to. Ito yung nabili ko sa Weso. Yung lupa na nabili ko. Ito yung mabibili at makikita nyo sa Weso. Or kahit saan man sa mga store dyan sa labas-labas ng Dubai. So, lagyan na po natin para medyo matabunan siya. Yan. So, ayun na nga guys. So, natapos na natin itanim yung strawberry natin. Yung buto. And after that, so, mas magandang itanim to kung meron kayong balcony. Much better kasi hindi nyo na kailangan ilawan pa sa akin kasi iniilawan ko dito lahat ng mga tinatanim ko. Aside from that, meron din ako, malapit kasi yung kwarto namin dito sa bintana. So, mas naaarawan siya. And mabilis siyang umusbong. And sana tumubo siya. Ito na po siya ngayon. Sana tumubo siya mga kabudak. So, nakaka-relax yung mga ginagawa natin. So, try nyo din magtanim-tanim sa inyo. Sa mga plot nyo, sa mga bahay nyo. Kasi, in case of emergency talaga. So, may makukuha kayo. Like, pwede kayo magtanim ng buto ng kamatis, red bell pepper, jalapeno. Usually, yun yung mga magandang itanim kasi pwedeng gawin sausawan. Lalo na kapag may inuman. Yun! So, guys, papakita ko sa inyo kung saan ko siya ilalagay. So, diyan ko siya nilagay para maano siya, maarawan siya. Para hindi ko na kailangan lumabas pa ng bahay namin para ibilad lang sila sa araw. So, I hope na tumubo yung strawberry na tinanim natin. So, ayun na nga mga kabudak. Hintayin lang natin kung mga ilang araw siya uusbong. And I hope na sana magtagumpay tayo sa ginawa natin. So, anyway, sa next video,
or in the next day, the day after tomorrow, or after 3 days, tingnan natin kung ano yung magiging resulta. So yun na nga guys, i-update ko kayo kung ano mangyayari sa tinanim natin, kung uusbong pa siya. So, good night guys! Day 4. Update ko na po pala kayo. So, 2 days, 3 days, hindi na ako nag-video kasi masasayang lang yung oras nyo. So, for 5 days, so papakita ko kung anong nangyari sa tinanim natin yung strawberry. So, ang hirap gumising. Today is my rest day. And I hope, sana maganda yung kinalabasan. So, let's go mga kabudak. Magkakape muna ako. So, ito. Tambak na yung labahan ko. Tambak na yung labahan natin mga kabudak. So, tingnan ko nga baka may muta pa ako. Wala na muta. So, magkakape muna tayo guys. Kasi every morning ito yung ginagawa ko. Magkakape lang ako. Kape lang masaya na ako guys. So, fresh ako ano. So 2-in-1 pala siya guys. So meron na siyang kape. Pwede mo rin silang gamitin pang halo. O diba, kung wala kang kutsara, pwede pa siyang halo sigal ko. Bila ko nagising. Final mga kabudak. So eto na ang reveal sa tinanim natin ng strawberry. Ito na siya, papakita ko na sa inyo. So tingnan natin kung meron bang naging resulta. Okay. In 1, 2, 3. This is it. Dun 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 dun. Tadam! Ayun! So, kita nyo na guys. Tumubo na yung ating strawberry. So, hindi ko na-expecto na tutubo pala dito sa Dubai yung strawberry na tinanim natin. Mga kabudak. So, nagtagumpay tayo. Nagtagumpay tayo sa ating ginawang eksperimento. So, ayun na nga mga kabudak. Nakita na natin yung resulta. Kung ano yung nangyari sa ating tinanim na strawberry. So, I can't even imagine na mabubuhay pala dito yung strawberry. Akala ko sa bago lang, sa malalamig na parte. So, parang ano lang yan eh. Parang pag-ibig lang yan. So, kailangan mo pagtsagaan, kailangan mo alagaan. At the same time, kailangan binibigyan mo siya ng pahalaga. Ito na po yung resulta na tinanim natin. At nagbunga naman siya. So, by the way mga kabudak, kung gusto nyo nang ma-relax at gusto nyo makatipid, eto na yung tips para makatipid dito mga taga-OFW natin, mga kababayan dito sa Dubai o saan man. Mas maganda rin to na magtanim kayo. Mas maganda na magtanim kayo sa inyong bakuran o meron man kayong balcony para in case na emergency na may makukuha nang kayo, especially kung gusto niyo magtanim ng sili, ng tomato, ng eggplant. So yun yung mga usually na nakakain natin. And mga kabudak, nakaka-relax din siya gawin. So first time kong ginawa dito kasi sa Pilipinas nagtatanim ako, mahilig talaga ako magtanim. Gusto ko siyang i-apply dito sa Dubai para makatulong din sa akin. Time na stress ako, nakapag-relax ako, sila yung may makakausap ka. Kapag malungkot ka, sila lang yung kausapin mo. So, in the next video natin, titingnan natin kung mamamatay ba siya o mag-grow.
o magkakaroon siya ng bunga. At kung sino man guys yung may mga malalaking ano diyan, yung may malalaking space, especially yung may mga balcony, kung meron kayong mga bakuran, so tayong tayo mga kababayan para makatipid tayo. So ito yung resulta ng tinanim natin. And hopefully guys, i-update ko kayo kung ano mangyayari dito. Kung magbubunga ba siya, o kung lalaki, o kung mamamatay. At kung mabuhay man, napagaling natin guys. Napagaling natin lahat. So, once again, maraming salamat sa nanood ng aking video. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Cousins TV. And don't forget to share, like, and comment. So, see you in my next vlog. See you in my next video, mga kabudak. Maraming salamat. God bless to all of us. Thank you so much.